Alright mga kadeb, ngayon naman po ay pag-aralan natin ang paggamit ng WordPress Builder na tinatawag na Elementor. Let's go! Again, kailangan natin mag-login. Close lang natin to. So, yun yung ginawa natin last time. Punta tayo ngayon sa dashboard ulit. Then, punta tayo sa plugins and add new. Okay, then i-type lamang po natin is Elementor. Then, ito po siya. Install lang po natin. And then, activate. Alright, so na-redirect tayo sa isang page. And then, create your first page. So, dito po, merong folder sign or icon. I-click lamang po natin. Okay? And then, makikita nyo, marami tayong template option na pwedeng gamitin. Okay? Except dun sa mga nakalagay is Pro. Okay? Of course, pag merong nakalagay na Pro, ibig sabihin yan, merong bayad. Okay? Sa tutorial na ito, ang gagamitin lang natin is yung mga free na templates. Alright? So, let's say, isa-select natin to, hover nyo lamang po and then click yung insert. Okay? Kung hindi naman, kung gusto nyo makita yung pinaka-template, click nyo lang yung plus sign dito. And then, meron na kayong preview. Okay po? So, pagka satisfied na kayo dyan, click nyo lang po yung insert. Okay? Then, mayroong lalabas na ganito, i-click nyo yung get started. And then, mapupunta kayo ngayon sa login screen ng Elementor. Now, sa Elementor ay pwede ka mag-sign up ng pre. Alright? And then, bibigyan ka nila ng option kung gusto nyo maging pro. So, i-click nyo lamang po yung create an account. Sa akin po, meron na akong account. So, maglalagin na lang ako. Okay? And then po, connect your site to template library. So, ang gagawin lang po natin is connect. Okay. So, na-insert na po yung ating template. Now, ang gagawin natin ngayon is i-publish natin, syempre. And then, have a look. Have a look. Okay? So, ito na po yung template natin using Elementor. Alright po? Ganun lang po kadali ang paggamit ng Elementor. Now, magkakreate naman tayo ngayon, sabi natin, manually ng ating Elementor page. So, balik tayo dito. Exit to dashboard. And then, punta tayo ngayon sa lead page ng to. Alright. Dito maglagay tayo ng add new. Okay. Gawin natin dito is my custom Elementor page. Alright. So, pwede ko i-click. Pwede ko na i-click yung publish. And then, i-click natin ngayon yung edit with Elementor. So, maglo-load yan ng Elementor, sabi natin, Elementor environment. Alright? Now, sa Elementor, meron tayong sidebar, okay? Which is, nandoon yung lahat ng element na pwede natin gamitin. Okay? Sa basic, ano po yan? Inner section. So, pag nag-click tayo ng plus, okay? Ito yung tinatawag natin na row or section. Okay? Sa section, meron siyang mga columns. So, piliin natin to, halimbawa, itong tatlo. Right? And then, click natin ulit to, isa pa. Then, inner section, pag nilagay mo yan dyan, pwede ka pang maghati ng another section sa loob ng isang section column. Alright? So, sana po ay it makes sense o naiintindihan nyo yung pinagsasabi ko dito. Okay po? So, alisin muna natin to. Okay? Maglalagay tayo ngayon ng mga elements. Alright? So, bago itong tatlong row na ito, maglagay muna tayo ng heading. Okay? So, lagay muna tayo ng isa pa na pull. Then, i-drag ko sa taas. Then, balik tayo doon sa selection. Lagay tayo ng title. Alright? Then,
ang maganda kung custom page. Right on. Okay? And then, dito maglagay tayo ng mga images. Image. Okay? So, pag drag mo nyan, makikita mo dito, meron ka ng mga options. Let's say, choose image. Lagay natin ito si Pogi. Ay, si Ganda. Alright. And then dito, ang gagawin natin is, tatlong image. Ang gagawin ko na lang is, right click, then duplicate. Right click, then duplicate. Okay. Click ko to. Edit, and then choose image. Pogi naman. And then, choose image. Then see, another ganda. Alright. So, update muna natin. Now, dito sa baba, meron tayong update. Then, meron preview changes. Responsive mode. History. Which is, yung mga versions o yung mga pinaggagawa natin sa ating page. Okay, then yung navigator ng ating mga elements. Okay? And then, meron din settings. Okay? Sa settings, kung ano yung nakaselect, yung page na ginagawa mo, is meron siyang mga options na pwede pa nating piliin. Alright? Let's say, title, pwede mong palitan. Then, yung status. Okay? Pwede ka rin maglagay ng featured image na dun sa ating page. Alright? So, ilagay natin ito. Insert media. And then, update ulit. Now, since meron na tayong nailagay, gusto nating makita yung ating mga ginawa or ma-preview, i-click lang natin itong mata. Alright? Then, pupunta ka sa preview page nung ginagawa mong page sa ating Elementor Editor. Alright? Parang nagra-rhyme lagi. Elementor Editor. Mga ganun. Alright? So, yan po yung ating page. And then, kung papansin ninyo, pag kiniklik natin yung edit, meron tayong tatlong tab. Content, kung saan pwede natin palitan yung image, yung text, o yung content ng ating element. And then, style. Okay? So, limbawa, ang width niya is gusto mo percent, then 100. Para mas malaki siya. Okay? Then, pwede kang mag-set ng max width, etc. At marami pang options dito sa style. Alright? I encourage you na gawin nyo ito o i-test nyo sa inyong mga sariling mga test environment. Alright? Kasi, the more na na-experience mo yung isang bagay, mas napapamiliarize sa'yo and mas napapadali yung ginagawa mo. Alright? And then, sa advanced naman, meron tayong options. Okay? To add margins, padding, custom ID, and then classes, kung gusto natin maglagay. And then, meron motion effect. Kung gusto natin yan ay magpipaid in pag nagre-reload yung page. Alright? And then, meron din tayong background. So, sa case natin, ito naman ay image. So, pwede rin natin baguhin yan, background type. And then, borders. Pwede rin natin lagyan ng radius. Sabihin natin, lagyan natin ng 10. Okay? So, dapat ito ay magkakaroon ng border. Lagyan natin solid. Alright? So, meron na siyang border radius. Gawin natin yung border natin is 1px na. Alright? So, meron din mask. Gusto mo maglagay ng masking. Alright? Lagay mo ng circle, flower, etc. Yung gusto mo na makapagpapasaya sa'yo. Alright? So, dapat lagi lang tayo masaya. Alisin muna natin yan. Positioning. Yung width niya, ito ba ay full width, mga ganon. Actually, itong positioning is applicable sa ating mga section or columns. Alright? So, leave it be. Responsive naman. Kung gusto natin siyang i-hide, let's say gusto natin i-hide sa ating desktop. Alright? So, mawala yan. Ngayon, pag change natin yung ating responsive, makikita na natin kapag siya ay nasa mobile. Ngayon, pagbaliktad rin natin, i-hide naman natin ngayon sa mobile. So, mapapansin nyo, naka-gray siya
Kasi pag binew nyo yan sa live or sa ating actual na page, hindi siya makikita. Now, pag binlink natin sa desktop, okay, makikita na natin siya ulit. Alright? So, yun lamang po yung option na ito. Then, meron tayong attributes. So, sa attributes, kailangan mo magbayad ng sapat na halaga para magamit mo yung attributes. Okay po. And then, meron tayong custom CSS. Gayun din, kailangan natin maglagay o magbayad ng sapat na halaga para magamit ang feature na ito. Alright po. So, continue pa natin yung pag-edit sa ating page. Alright. So, mag-add tayo ng bagong section. Gusto ko maglagay ng banner. Okay, image ulit. Okay, ito sa taas. Add tayo ng malaking image. Pwede natin gamitin. So, ito, pwede na to. Insert media. Okay. Then, dito pwede tayo maglagay ng caption. Attach caption. Right? And then, pwede tayo maglagay ng custom URL sa ating image. Right? Custom caption. Lagay natin dito is so meron siyang caption. Okay po. Then, gamitin natin yung sa Gutenberg na try natin maglagay ng tab. So, meron din dito. So, may mga pro, i-hide na natin niya kasi hindi natin siya magagamit. Yung mga nakalagay pro. Okay? Maglagay muna tayo ng gallery. Alright. Lagay tayo doon. At tayo ng tabs. Alright. So, papansinin nyo dito, actually, napakadali niya i-access. Lagay natin yung title dito is tab 1, then tab 1 contents. Alright. Pupunta tayo ngayon sa tab 2. Alright, tab 2. Lagay natin dito is tab 2 contents. Alright. And then, punta natin yung ating gallery. So, okay na po yan. Sa gallery naman, maglagay tayo ng mga images. Okay, ganun pa rin itong mga images nila. So, ang ginagawa ko is, kiklik ko lang yung mga included. I-click mo ulit kung ayaw mo sa kanya. Okay? Ito, itong minus na sign nito. Okay? So, alisin natin itong iba. Lagay natin yung mga tao. Right? Insert gallery. Okay. So, i-save natin. Alisin na natin tong 3 images na to. Right? Then, update natin. So, pag-click nyo ng update, automatic dapat ito ay mag-refresh. Okay? So, meron tayong image na meron siyang caption, meron din tayong title, then yung ating gallery. Then yung ating tab. Okay? So, gumagana siya nang wala ka namang code na ginawa. Okay po? So, kayo na pong bahalang gumawa ng napakagandang page na gusto nyo para sa WordPress na pag-aaral na ginagawa natin. Okay po? So, yan po yung paggamit ng Elementor. Alright? So, napakasimple lamang po and napakadaling gamitin. Okay po?